At magandang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating pong mga kababayang OFW, kumusta po kayo sa ating mga ka-business at mga ka-papi, mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon mga idol, bigyan nga natin itong, bigyan mo natin ng reaction video. Ito pong isa sa video ni ka-business. Ano? Talagang sabi pa nga ito ay nag-viral kung saan nabas siya. Madaming mga nambas sa kanya dito. Ano po? Grabe, pero kung ano po yung tinutukoy ko, panoorin po muna natin at pagkatapos ay ibibigay natin yung ating pong konting reaction video. Bueno, panoorin po natin mga idol. Binulat-lat ni Jonathan, ibig sabihin ay siguro natandaan niya yung aking binanggit doon sa vlog na yung nga groceries. Alam niya kasi dati nakakasama niya sa pag-mission, ang inaabot natin groceries ay may mga kasamang kape, tapos mayroong mga dilata, sardines sa mga meatloaf na yan. Eh wala doon. Anak ng tinamaan na magdaling ang birang buhay. Hanggang sa messenger ko, nagme-message yung mga viewer natin na nakapanood doon sa vlog na ni Thinking Body na pagkabagang pinagdududahan patuloy yung tayo na mayroong komento ron. Ka-business ano ba naman yan? Bakit naman inalis nyo pa yung kape, dilata? Hindi ho ganun. Hindi namin inalis. Hindi namin na malaya na wala palang kasamang ganun. Kasi po, kaya hindi na na-check yung naka-plastic na groceries dahil nandun sa loob ng sako ng bigas. So ayan po mga idol, ano, inyo pong narinig yung sinabi ni Ka-Business. Patungkol po yun sa tulong na ibinigay niya kay Jonathan, yung ayuda, na kung saan ay nakaligtaan lang. Ano, nakaligtaan lang ipasok nila itong mga dilata. No? Tapos, sabi nga ni Mr. Ka-Business, eh, binulat-lat ni Jonathan at agad na nagsabi doon sa vlog, ano po, ni Thinking Body na sinabing, ayun, na nawala yung yung mga noodles. Nagkaroon ng misinterpretation dito mga idol na tila na personal niya si Jonathan na pati yung mga noodles ay hindi mga dilata ay hindi na po naibigay. Okay. So sa ganitong klase, ako naman ang ano ko, ang appeal ko sana sa mga ganitong pagkakataon. Ano sana eh ito namang si Jonathan, wag masyadong maging kumbaga yung bang mapanghusga agad. Ano po na, uy, ganito dapat pwede naman niyang iklaro, but wala akong noodles, walang ganito. Pero sa kabilang punto mga idol, para sa akin wala rin naman si Jonathan dapat ipagreklamo kasi una binibigyan lang siya eh. Ipagpalagay natin kung hindi nagkamali yun. Iyon lang talaga ang ibinigay. So ibig palang sabihin magtatampo siya kay Mr. Ka-Business. O di ba? Pero dapat wala tayong dapat ipagreklamo kay maliit man yan, kay malaki man yan o anuman ng mga natanggap nating biyaya kasi ibinigay sa atin yan. Pero yun na nga po, narinig natin kay Mr. Ka-Business na hindi naman sinasadya kasi akala niya ay kompleto na at naibigay. Ano po ang mga implikasyon nito? Kasi nakakabahala ano po na dahil lang sa ganyang klase niya nakaligtaan lang o dahil sa ganyang klase nakaligtaan lang nagkaroon na ng misinterpretation and then hanggang sa messenger binabas na si Mr. Ka-Business. Wag naman sana ano. Una, siyempre natural mga idol, may mga pamilya. May pamilya si Mr. Ka-Business, may mga anak. Mababasa yan eh. Siyempre, ano pat mga sasabihin, masasaktan din naman ang kanilang kalooban. Una, alam naman natin si Mr. Ka-Business na hindi naman ganun. Hindi naman siya ganun yung pag-iisip na, utika, dahil ganito, ay hindi na kita bibigyan, ito na lang bibigay ko sa'yo, diba? Hindi naman po ganun ang Ka-Business. Ano po? So, dapat ikonsidera natin ang mga bagay-bagay na ganyan. Na minsan, siyempre, sa dami ng inaasikaso, buti kung si Jonathan lang ang inaasikaso niya, sa dami ng inaasikaso, ay dapat po, magbigay naman tayo ng tinatawag na konsiderasyon. Pag konsiderasyon, sa kabilang punto,
wala si Jonathan dapat ipagreklamo. Kasi nga po, binibigyan lang siya. Di po ba, inabutan lang siya eh. Diba wala siyang dapat ipagreklamo? Dapat nga magpasalamat siya. Uy, salamat kahit papaano. Ito po. Pero nung nakita niya, dahil sa nakita niya yung mga binibigay, uy, ba't wala? Kulang to. Parang ano, parang totoo yung kasabihan na hiningi mo na yung kaliwang kamay, hingiin mo pa yung kanan. Di ba? Sa ganung klaseng sitwasyon. And then, sa mga followers, dahil sa nakita naman nila, una, parang nakalimutan nila yung talagang impact ng pagtulong ni Kabusiness mula pa doon sa una. Na nakalimutan dahil lang sa mga noodles na yan, dahil sa mga dilatang nawala. Di po ba? Parang nakakalungkot isipin na tila nabura. Nabura ang lahat. Parang naalala ko tuloy yung kaibigan ko nung sinabi niya sa akin, sabi niya, taong gala, maghinay-hinay ka sa pagtulong kasi sa oras ng mga taong tinutulungan mo ay hindi mo na maaabutan ng tulong, masama ka na sa kanila. Parang ano? Parang naalala ko lang yan ha, hindi ko sinasabing yan ay ano ha. Ang ibig kong sabihin, dahil sa kwentong ito, naalala ko, nag-reflect sa akin yung sinabi ng kaibigan ko. Parang totoo, ano, di ba? Parang ganyan. Ako, ang maano ko lang siguro kay Jonathan, ano lang tayo, Jonathan, kung sakaling mga ganyan, kung anong mga ipigay, ipagpasalamat natin, huwag tayong masyadong maghangad ng sobra. Huwag tayong maghangad ng mas higit pa, di ba? Kasi, nakaligtaan nga lang isama doon, tapos magiging ano pa, mapapasama pa, nagbigay ka na nga, ikaw pa yung napasama. Ang lupit ng ganun, mga idol. Sobrang napakahirap ng ganun, ano? Kaya, minsan, ako, Jonathan, alam kong nanonood ka ng vlog ko kasi nabanggit mo ako minsan sa reaction. Ako ang mapapayo ko lang sa iyo, Jonathan. Minsan, ano din lang, yung hinahinay ba sa pagsa bibitaw ng pananalita? Dahil kapag hindi ka naghihinay-hinay, yan ang ikakapahamak mo. Sa totoo lang. Hinahinay sa pagbibitaw ng salita. Sa ating mga followers, dapat din tingnan muna natin, i-assess muna natin ang mga pagkakataon, hindi yung kaagad-agad din tayo nagbibigay ng judgment. hinuhusgahan agad natin ang kabisyo so, oy, kaya hindi binigay yung ano kasi ganito. Parang sasabihin, napilitan lang tumulong. Parang ganun mo, huwag naman po tayong ganun. Nakakaawa si Mr. Kabusiness kasi siya na nga yung tumulong. Tapos ganyan, papaulanan pa natin ng mga pambabas. Mahirap ang ganon. So sana, Jonathan, dapat hinahinay lang. Kung ano pong matanggap mo ay maging moseka. Actually, mga idol, marami ang nagsasabi na dapat daw i-consider natin si Jonathan dahil ang kanyang kaisipan, ang kanyang estado, ang kanyang kumbaga pag-iisip. Ako, pero para ako sa akin, matalino si Jonathan. Matalino si Jonathan. At maraming mga nagko-comment sa akin sa mga comment section na kumukontra sa aking idea kapag nagre-react ako about kay Jonathan. And then, pinapangatawa na nila na matalino si Jonathan. Which is true, ako totoo, matalino si Jonathan. Meron nga, kinukumpara pa si Jonathan kay Bong. Pero ako kung sa komparasyon man lang, pwede kong sabihin na malaki talaga ang pagkaiba ni Jonathan at ni Bong. Kasi una, si Bong never na nanghingi sa Kabusiness kahit may pera siya. Gumagawa si Bong ng kalukuhan, kumbaga yung pong kanyang mga hindi kagandahang mga ginagawa, pero never siya na nang abuso pagdating sa usaping pera. Di po ba? Pero si Jonathan, kita mo naman, ito nga lang sitwasyon na ayula lang dahil sa pagkakamali, nakwenta na na walang dilata. Minsan, nakakasakit din ang damdamin ng ganun. Nakakadala din ang pagtulong sa mga ganyang sitwasyon. Pero mabuti na lamang kasi ang puso ni Mr. Kabusiness ay talagang
iba eh, iba. iba ang damdamin ng isang ka-business. Kaya hindi rin natin masisisi siya kung patuloy niyang tinutulungan si Jonathan. So this time, Jonathan, sana baguhin mo na yung estilo mo, ano? Sana baguhin mo. Naniniwala ako matalinong tao ka, Jonathan. Na naniniwala ako na magaling kang mag-isip. Napakatalino mong tao. Napakatalino mong tao. Dahil kung hindi ka matalinong tao, hindi ka iikot sa tatlong tumutulong sa iyo. 'Yun ang totoo. Napakatalino mo, umiikot kay punta kay thinking kay Renji, pumunta kay ka-business. O di matalino kang tao. Pero sana Jonathan, baguhin mo ang iyong estilo. Baguhin mo kung nais mong umusad ang buhay mo. Magbago ka. At pag nagbago ka, maniwala ka, maraming tutulong sa iyo nang higit pa. Kasi alam ko na ikaw ang nangangailangan ng tulong. Pero kaya nga lang nag-aalangan ang ibang tao minsan dahil sa estilo na ginagawa mo sa pamamaraan. Una, magtaka ka mga idol. Nanay na niya, bakit hahatiin pa nila ang pera? Sa totoo lang. Real talk, maraming nagagalit na inis sa akin pag nag-reaction ako kay Jonathan eh. Pero totoo mga idol. Una, pag magtaka ka, bakit kailangan hatiin ang pera? Kung may binigay kang 100, 50 sa kanya, 50 sa kanya. Ganun. Na siya ang tagapangalaga ng nanay niya. At sinasabi ng iba na mahal niya ang nanay niya. Sa senaryong ito, totoo nga bang mahal niya ang nanay niya? Kung ganitong pagkakataon na hinahati niya ang tulong na inaabot sa kanila. Diba? Parang iba, 'di ba? So, hindi pa rin mawawala yung aking analysis na talagang ginagamit lang niya ang nanay niya para sa kanya din pang sariling kapakanan kasi tamad siya. 'Yun po yung totoo. So, boy no, mga idol, pasensya na po kayo ano at napareaction tayo sa ganito kasi ako man ay nasaktan din doon sa sinabi ni Mr. Kabusiness na nakita naman natin yung sinseridad ng tao na talagang tumutulong siya pero pagdating sa ganyan tila siya pa yung nasisisi. Nasakit ng buhay talaga. Grabe. Kayo mga idol, comment down below ano po ang iyong pananaw at again, sa ating pong mga followers, kung may nasali akong damdamin, pasensya na po kayo. Wala po tayong ibang hinahangad, kundi baguhin si Jonathan sa kanyang gawi, sa kanyang estilo, sa kanyang pag-iisip upang sa ganun ay maipakita sa atin ang totoong pagmamahal niya sa kanyang magulang. Walang sinumang anak na magkwi-question sa pagmamahal sa magulang, pero doon lang tayo sa tamang pagmamahal. Minsan, ang pagmamahal nito, kapag naabuso, lumalabas na parang nagagamit lang natin para sa personal nating kasiyahan. Bueno, mga idol, ka-business official, ka-business family, and Papa Dins, isama na po natin yung ating mga kagwang, mga idol. Ano po, hindi ko na po isa-isahin kasi minsan nalilito ako at nagkukulang. Lahat po ng ating mga kagwang, mga idol, isama na po natin sila. Ano po? So, syempre, kasama na rin po ang ating mga magigiting na mga reactors. Ako po si Taong Gala. God bless us all, mga idol, hanggang sa susunod na video pa alam. So, yung mga ka-business, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Ka-Business Official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga ka-business. Ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami. God bless po.